Gusto mo bang magkaroon ng robot girlfriend? Kayang gumawa ng mga gawaing bahay. At pwede ding maging kasintahan. Yan ang bagong female robot ng Japan na sikat ngayon at pinag-aagawan ng marami. Kahit ang ibang bansa ay pinag-aaralan ang pakinabang nito. Ngayon, sisilipin natin ang mga interesanteng kakayahan ng imbensyong ito at gaano kagaling ang Japan's fully performing female robot. Ang Japan ay isang technologically advanced na bansa at malaki ang pakinabang sa mga robots. Sa mga nagdaang taon ay nasaksihan na natin ang mga kamangha-manghang makatotohanang robots ng Japan. Tama, makatotohanan na hindi si Voltes 5. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang ginalingan talaga ng Japan at inangat ang robotics competition ng napakataas na level ng kanilang ianunsyo, ang kanilang fully performing female robots. Parahil ay magtatanong kayo, ano ba talaga ang female robots na ito? Paano ito ginagamit? At ano ang kayang gawin nito sa atin? Huwag kayong mag-alala. Lahat yan at marami pang iba ay masasagot sa video na to. Pinaka-efficient ang Japan pagdating sa paggawa at paggamit ng mga computerized robots. Mahigit 60% ng lahat ng trabaho sa Japan ay ginagamitan ng mga robots. May pagkahilig ang Japan sa paggamit ng makabagong makinarya, lalo na sa industriya ng technology at biomedicine. Mas pinipili nila ang mga robots o AI na gampanan ng mga trabaho upang mabawasan ang gawain ng mga tao. At halos maya't maya na lang ay naglalabas ng bagong innovative equipment ang bansang Japan. Nasa kanila na ang lahat, mula sa mga robot na ginagamit sa mga factories hanggang sa mga maliliit na robots na inaasahan sa mga simpleng gawaing bahay. Sobrang successful ng Japan sa larangan ng robotics at kinikilala sila sa buong mundo bilang the leading country in robotic innovations. Ngunit, ang pinaka makapukaw pansin sa robot obsession ng Japan ay ang kanilang mga humanoid robots. Nagsimula ang pagkabighani ng mga Japanese researchers sa humanoid robots noong 1950s. Ang mga humanoid robots ay ang uri ng robots na kayang gayahin ang mga tao. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa mga robots na kayang magsalita? Demo, Android って聞くとみんなスマホを想像しちゃうっぽいですが。Maglakad at kayang gawin kung ano man ang gusto mong ipagawa dito. Nasaksihan na natin ang iba't ibang uri ng humanoid robots ng Japan, mula sa mga robots na ginagamit sa industriya ng medisina hanggang sa mga robots na kayang makadetect ng masamang hininga, aroy. Paano kaya kung manggulo ang mga robots na ito? Buti na lang, nariyan si Daimos. Ang humanoid technology ng Japan ay lalong umigting dahil sa artificial intelligence o AI. Kamakailan lang ipinakilala ng Japan ang kanilang brand new, fully functioning female robots. Ano ang nakamamangha sa mga ito? Ano ang ibig sabihin ng fully functioning? Kaya nitong gawin lahat ng ipagagawa mo? As in, lahat-lahat? Ang mga female robots na ito ay hindi basta-basta. Sila ay tinatawag na bio-robots at halos gayang-gaya na ang mga tao. Batid yan sa kanilang kilos, pananalita at mga ekspresyon. Tignan na lang natin ang kanilang itsura na hindi nalalayo sa tunay na Japanese girl. Talaga nga namang makatotohanan ng mga ito. Nag-viral nga ang mga robots na ito nang unang ibenta sa publiko. Sold out agad ang mga female robots at ang perang kinikita dito ay talaga nga namang bumubulusok pataas. May magandang rason naman kung bakit bumibenta ang produktong ito. Hindi dahil sa nag-viral, kundi maganda talaga at kapaki-pakinabang sila. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay marami pa ding bumibili nito. Sa katunayan,
wala pang VOD reviews ang mga ito. Ang female robot na ito ay iba sa ordinaryong humanoid robots. Kapag hinawakan mo ang ibang robots, ramdam mo agad ang malamig na bakal at plastic na alam mong hindi natural. Ngunit, iba ang isang ito. Hindi lang yan sa magandang tignan, kundi masarap din siya sa pakiramdam. Ano ba ang gusto mong maramdaman? Ang loob at labas ng babaeng robot na ito ay nababalutan ng silica gel, isang uri ng material na parang balat na rin ng tao ang texture. Bukod yan, ang robot na ito ay hindi malamig. Tama ang narinig nyo. Ang ibang humanoid robots ay malamig kapag ito ay hinawakan at wala dito ang sinasabing human feeling. Subalit, ang Japanese female robot na ito ay may mga sensors at naglalabas ng init kapag ito ay nahahawakan upang maramdaman ng humahawak dito ang tunay na pakiramdam ng isang tao. Base sa pag-aaral, karamihan ng mga bumibili at nagkaka-interes sa robot na ito ay mga kalalakihan, lalo na ang mga madalas nag-iisa sa kanilang mga tahanan. Sinasabi rin ng mga nakaranas ng female robot ay hindi na nila kailangan ng girlfriend kapag meron na sila nito. Para sa kanila, ang robot ay sapat na. Sino ang nagsasabi na hindi nabibili ang pagmamahal? Sa Japan, nabibili ang girlfriend. Yun nga lang, mga robot sila. Ang disenyo ng robot na ito ay talagang pinag-aralan. Ang nakatagong parte ng female robot ay may texture na kahalintulad ng sa tao, bagay na wala ang ibang humanoid robots. Ayon sa mga naka-imbento ng Japanese female robots, ang target customer nila ay ang mga otakus. Sino ang mga otakus? Sila ang mga tao na may malakas na interes o pagkahilig sa anime at manga. Dahil dyan, isa sa importanteng feature ng robot ay ang customization. Gaya ng tao, may iba-iba tayong itsura, may iba-iba tayong ugali, at lalong magkakaiba tayo ng pangangailangan. Ang robot na ito ay pwede mong i-customize kahit sa paanong paraan mo gusto. Lahat posible. Maaari mong palitan ang taas nito, matangkad o maliit. Papalitan ang kulay ng balat at mata, pati ang ayos ng buhok ay pwede din. Hindi lang yan, pwede mo ding ipabago ang laki ng iba't ibang parte ng katawan nito. Pwede silang maging slim, katamtaman o chubby. Sa makatuwid, pwede mong gawin ang lahat sa robot na ito para maging kamukha ng girl of your dreams. Napakatalino rin ng mga female robots. Meron silang AI na kayang kumonekta sa mga appliances mula sa TV hanggang sa washing machine. At dahil sila ay may remote control, maaari mo silang utusan at gumawa ng mga bagay-bagay. Nariyan ang paglilinis ng bahay o pag-aayos ng lamesa. Ang mga joints ng robot na ito ay napaka-flexible at maigagalaw nila ang kanilang kamay kahalintulad ng galaw ng tao. Sa katunayan, maaari ngang mas matibay pa sila kumpara sa atin. Bakit kamo? Dahil tayo ay may mga buto na maaaring mabali at madurog, ngunit sila ay wala at ang mga parte ng katawan nila ay parang piyesa ng sasakyan na madali lamang palitan. Nagpapakita din sila ng iba't ibang emotional expressions. Dahil sa AI, madaling natututo ang mga ito. Habang nakakasalamuha nila ang mga tao, ay natututo sila ng maraming bagay. Sa ngayon, hindi pa masasabing pulido na ang kanilang mga expressions. Ngunit, sa pagdaan ng mga panahon, ay matututo at matututo rin ang mga ito. Ang tawag dyan ay machine learning. At habang ginagamit mo ang mga female robots na ito, ay dumadagdag rin ng dumadagdag ang kanilang experience upang lalong mapagsilbihan ang kanilang mga human owners. Hindi ba nakamamangha ang mga Japanese female robots na ito? Ito na marahil ang pinakasignipikong teknolohiya na nanggaling sa larangan ng robotics. Ngayon ang tanong ng marami,
Ano ba ang dahilan kung bakit ginawa ang mga ito? Ayon sa mga Japanese experts, yan ay upang mabawasan ang imbalance sa pagitan ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Sinasabi naman ng iba, ito ay upang maibsan ang pangangailangang pisikal at psychological ng mga tao. Mahirap kasi para sa iba ang mag-maintain ng partner, lalo na yung mga taong super busy sa kanilang mga buhay-buhay. Kaya naman, mabisang produkto ang female robots upang mabawasan ang kanilang kalungkutan at pagod. Kung titignan nga natin ang mga reviews, mukhang ang mga taong bumibili nito ay tunay na nasisiyahan at walang kahit anong reklamo sa produkto. Isa pang ikagugulat ninyo sa Japanese female robot, yan ay may kakayahan din silang manganak. Alam ko ang sasabihin ninyo, imposible yan. Hindi maaaring manganak ang isang robot. Yan din ang alam ko. Ngunit, mukhang magbabago ang pananaw na yan. Ayon sa mga eksperto, ang internal structure ng robot na ito ay pareho sa isang tao. Kaya naman, maaaring magdalang tao ito kung gagamitan ng test tube birth devices. Hindi pa naman tunay na nasusubukan ang bagay na yan. Ngunit, base sa mga teorya, ay may posibilidad itong maganap sa hinaharap. Subalit, kung pagbabasihan ng moralidad, tama ba ito o mali? Iyan ang pinagdedebatehan pa din hanggang sa ngayon. Gayunpaman, ang Japanese female robots ay isang kakaibang breakthrough ng mga tao at nagpapakita lang ito ng kapasidad ng ating teknolohiya sa panahon ngayon. Isipin mo na lang kung ano pa ang magiging kakayahan ng mga robots na ito sa darating na panahon, gayong palakas ng palakas na ang kakayahan ng AI. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo rin bang magkaroon ng fully performing female robot? Maraming salamat sa panonood mga kaayos. Magkita-kita tayo sa susunod na video at sabay-sabay nating sabihin, aba, ayos to!